Magdadasal na tayo. Pangunahan mo, Mary Jane, sa ngalaman ng anak ni Espiritu Santo. Amin. Magandang umaga, mga bata. Bago kayo umupo, ayusin muna ninyo ang mga upuan at pulutin ang mga basurang nakakalat. Ito ay tapon sa tamang basurahan. Sige na, mga bata, magsiupo na kayo. Ngayon ay mag-check ako ng attendance. Imbis na sasabihin ninyo, anak, andito po ako, ang sasabihin ninyo ay magandang umaga po. Klase inyong klase ay meron ng liban. Ipakisabihan na gumawa ang kanyang magulang ng isang diham na mayroong lagda ng kanyang ina at ama. Ngayong class ay magbabalik-aral tayo tungkol sa tinalakay ko noong isang araw. Ito ang paksa natin noong nakaraan. Pagtatala ng mga mahalagang impormasyon o datos. Sino sa inyo ang gustong magbahagi ng kanyang takdang aralin sa harap ng kanyang mga kaklase? Pusilito. Mahusay. Tatandaan natin na ang mga pagtatala ng impormasyon buhat sa napakinggan o nabasa ay isang upahigit itong maunawaan at maisalaysay muli na maging maayos. Mga bata, naiintindihan ba ninyo? Kung sa ganon ay naiintindihan ninyo, ay dadako tayo sa panibagong paksa natin na ating tatalakayin ngayong araw. Mga bata, meron ba kayong nakikita mga larawan sa inyong harapan? Ito ay kaugnay sa paksa natin, sa bagong paksa natin. Pagbuo ng talata sa pangyayaring nasaksihan. Class, basahin ng sabay-sabay ang layunin. Michelle Joy, ano ang naiisip mo sa unang larawan na ito? Mahusay! Kay Sandra, ano naman ang pinapakita sa ikalawang larawan na ito? Mahusay! Princess Jane, sa ikatlong larawan, ano ang paliwanag mo dito? Mahusay! Sa ikaapat na larawan, ano ang ideya mo dito na nais mong maibahagi sa mga kapwa mo kaklase? Pusilito. Mahusay! Ang lahat ng mga sagot ninyo ay mga tumpak. Mga tama. Sakto. Ngayon naman ay, ano sa tingin ninyo ang mga larawan na ito ay positibo ba o negatibo? Tumaas ang kamay noong positibo at hindi naman tataas ang kamay noong negatibo. Positibo! Mas marami sa inyo ang positibo. Tama ang inyong mga sagot. Lahat na ito ay positibo. Ngunit, bakit naman masasabi na
positibo ito. Kay Sandra, ipaliwanag mo, bakit positibo ang lahat na ito? Tama. Ginagamit ito sa komunikasyon at kabuhayan at dahil dito, mas napapadali ang komunikasyon at hanap buhay ng mga tao. Ngayon, class, meron ba kayong napapansin sa maliban sa apat na larawan na ito? Na kailangan pa nating suriin? Maria. Tama, diary. Ano naman ang Tagalog sa diary? Ito ay isang tala-arawan. Miguel, bakit nahuli ka sa klase? Sa susunod na mahuli ka na naman sa klase ay papa-squatin kita ng isang oras at gagawa ka ng sulat kung bakit ka nahuhuli sa iyong klase, sa aking klase. Sige na, mag-upo ka na sa iyong upuan. Ngayon, ipapatuloy ko ang aking pagtatalakay. Ito nga ang diary. Kayo ay binigyan ko ng tig-iisang aklat. Buksan ang aklat ninyo sa pahina 490 to 493. Basahin ng mabuti ang teksto. Class, tapos na bang basahin? Ngayon naman, anong uri ng diary ang iyong binasa? Mahusay. Tama ang akdang binasa ninyo ay isang diary o tala-arawan. Tumaas ang kamay kung sino sa inyo ang nagsusulat ng diary. Halos karamihan sa inyo ay maraming nagsusulat ng diary. Ano naman ang sinusulat ninyo sa diary? Maria? Mahusay. Ang diary ay mga tala na mga pangyayari sa pang-araw-araw ng isang tao. Magbabalik aral tayo dito sa larawan na ito. Ngayon naman, paano naman nakakatulong ang teknolohiya sa pamumuhay ng mga tao? Sa inyong mga upuan ay may dinikit ako na mga katanungan na gusto kong ibahagi ninyo ang mga nalalaman sa mga kagamitan na ito. Michelle? Napapadali sa anong paraan ito nakakatulong ang mga makabagong teknolohiya sa kapanahunan ngayon at napapanahon sa kasalukuyan ngayon. Michelle? Mahusay!
Ang sumunod ay si Maria. Mahusay ang lahat ng mga sagot ninyo ay mga tama. Ano naman ang mga impormasyon na kuha ninyo sa diary? Mahusay! Tama ang mga sagot ninyo. Gagawa tayo ng talata gamit ang mga mahalagang impormasyon sa pagsusulat. Talata ay may pagkakaugnay sa bawat isa. Dapat ito ay may isang paksa o ideya. Ang panibagong ideya ay dapat ilagay sa susunod na talata. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay! Class, maituturing ba ang mga makabagong teknolohiya ay biyaya ng Diyos sa mga tao? At bakit? Mahusay ang mga sagot ninyo sa mga katanungan kong naibibigay sa inyo. Nasasagutan ninyo ng mga mahalagang impormasyon na nakuha ninyo sa pananaliksik. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin din. Na sumulat ng isang talata hango sa mga inyong napapanood sa teleserye o kwento ng inyong mga magulang. Pakibasa ang takdang aralin. Kung ganun ay magsisiuwian na tayo. Bago tayo umuwi ay magdadasal muna tayo. Sa ngala naman ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Babay, magsiingat kayo sa pag-uwi.